Hello guys! Welcome back to my channel. So, welcome back to Pinay's Tutorial. So, for today's video guys, pag-uusapan natin kung paano nga ba yung tamang pag-upload ng video sa ating YouTube channel. Okay? So, stay tuned sa aking tutorial na ito para makita mo kung paano nga ba ako nag-upload ng tama sa aking YouTube channel. So, intro muna tayo guys. Guys, ang video natin ngayon, ang tutorial natin ngayon is tuturo ko sa iyo kung paano tayo mag-upload ng ating video sa ating YouTube channel ng tama. Okay? So, sana ay matapos mo ang video na ito. At bago nga pala tayo magsimula, huwag mo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. At i-click ang notification bell para ma-notify ka once na mag-upload ako ng aking video upload videos. So, okay guys, simulan na natin. Karamihan kasi, pwede naman tayo mag-upload sa ating YouTube apps. Okay, papakita ko sa'yo. So, dito, ito yung pinakamadaling proseso kung paano tayo mag-upload. So, dito, pipindutin lang natin sa ating YouTube channel itong plus sign. And then, pwede na tayo mag-upload. Okay? Pero, minsan kasi malabo yung nagiging video natin pag ito yung ginamit natin at saka hindi siya kompleto. So, ang tamang pag-upload po ng ating video ay cellphone lang po ang gamit ko, pero kung ikaw po ay computer ang gamit, so hindi mo na po kailangan gamitin to kasi yun po ay diretso na, kumbaga ay hindi mo na kailangan gumamit ng apps. Okay, so ako po ay cellphone, so Chrome po ang aking gagamitin. And then, pupunta po tayo sa ating YouTube studio. Ito po yung talagang proper na pag-upload kasi dito makikita mo lahat-lahat kung paano ka mag-upload ng iyong YouTube video. Okay? Ayan. So, ako nasa dashboard na. So, i-back ko lang to guys. Ibaba ko lang siya. And then, pindutin ko lang to. Sandali lang guys. So, ayan. Nasa ating dashboard na tayo ng ating YouTube channel. So, dito sa may bandang kanan sa taas, makikita mo yung arrow. Ito. Pindutin mo lang to. Okay. And then, sabi nga po, select files. So, i-select tayo ng files kung ano po yung i-upload natin. Okay. Ayan. Then, pipili tayo sa ating files. So, nakagawa na ako guys ng i-upload ko for today. So, ito yung video na i-upload ko talaga. So, nasan na ba siya? Taga lang guys. Saan na ba yung in-edit ko kagabi? So, hanapin natin sa ating video. Videos. Teka lang guys. So, yan. Images, download, drive, contacts, gallery. Punta tayo sa ating gallery. Tapos, ayan na guys. So, yan. Ito na yung aking i-upload. Pindutin lang natin or click lang natin to and then pindutin natin yung check. So, ayan. Sabi dyan, drag and drop video files to upload. So, ayan na nga. So, nag-start na siya mag-upload. And then, maglalagay tayo ng, di ba nakikita mo yung details dito sa taas? So, kailangan makompleto mo siya. Yun po ang tamang proseso ng pag-upload ng ating YouTube video. Okay? So, first is details. So, details, ilalagay natin syempre yung title. Title natin is Mukbang Jollibee. So, ayan po ang ating title. And then, kasi po naka-default na po yung aking description. So, mag-a-add na lang po tayo ng ating description. I-edit po natin to. Mukbang challenge. Mukbang challenge with Jollibee. Ayan. So, ayan po ang ating description. Kailangan po, pag ikaw ay nag-upload, may description kang ilalagay dyan. Okay? And then, so, select playlist. Saan po natin ilalagay ang ating playlist? So, ako po ay sa personal vlog na lang. Check natin yan. And then, pindutin mo yung done.
Tapos po, so age restriction, pindutin lang po natin itong show more para kompleto po yung ating, tapos maglalagay po tayo dito ng tags kung tungkol po saan ang ating YouTube videos, okay? For example, mukbang challenge 2021. So, hindi ko na po masyadong ahabaan. I-edit ko na lang po yan mamaya. Yan po, example lang para mabilis lang po ang ating video, okay? Pinakita ko lang po sa iyo. And then, pwede ka mo maglagay ng recording date. Anak, pahinga akong tuwalya. Pasensya na guys, napakainit. recording date, pwede tayo maglagay kung kailan natin i-record. Or pwede natin ilagay yung today na lang kasi ngayon natin i-upload. Ayan. And then, pwede ding maglagay tayo ng caption pero masyadong mahaba pag nilagyan natin. Yung caption certification, yung po yung maglalagay tayo ng parang subtitle sa ating video, okay? And then, yun lang po yung importante. And then, entertainment. Ayan. And then, sunod na gagawin natin, pindutin lang po natin itong next. Pag napilapan na po natin lahat yan, meron na tayong description, meron na tayong title, meron na tayong tags and date. And then, pindutin natin itong next. Nakita mo po itong uploading sa baba, yung 12%. Hindi pa po nalabas yung HD. So, hihintayin po natin yan mamaya bago po natin i-publish ang ating video. Okay? So, pindutin natin yung next. Okay, sabi niya, you need to answer this question. So, no, it's not made for kids. Okay, yun, pindutin natin. Then, pindutin natin yung next. Okay, so nasa monetization na po tayo. Kung ikaw po i-monetize channel, so syempre magkakaroon ka po ng monetization. Kung wala naman po, adediretso ka na po sa video elements. So, mawawalan po yan ng monetization. Yung pong monetization, i-on lang po natin yan. And then, pindutin natin yung done para magkaroon po tayo ng ad sa ating YouTube videos. Okay? So, ito pong sa baba, hindi na natin gagalawin kasi less than 8 minutes naman po ang ating video. So, hayaan na lang po natin na si YouTube po ang maglagay ng ating ad sa ating YouTube videos. And then, so, sabi dito, uploading 16% pa lang. So, 20 minutes left pa ang ating hihintayin. So, pindutin lang po natin itong next. Ayan, nasa video elements na tayo. Ang video elements po, ito po yung maglalagay tayo ng subtitle. Pero ito pong subtitle ay nasa sa inyo po kung gusto nyo lagyan. And then, yung end screen po, yun po yung nakikita natin sa huli na lumalabas sa ating pinapanood na YouTube videos. So, maglalagay po tayo. Pindutin lang natin itong add. So, yan. Loading pass. Guys, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, ha? At kung sakali man na may matutunan ka sa aking video, huwag ka mag-atubili na i-share ang video na ito sa iyong mga friends or sa iyong Facebook para makatulong tayo sa iba na gustong malaman din kung paano ang tamang pag-upload ng kanilang YouTube video sa YouTube channel. So guys, naglo-loading pa, hintayin natin. Medyo magbagal ang internet. So yan. Ito yung end screen na tinatawag. So pipili tayo kung anong gusto mong end screen, kung ano yung magiging tayo, okay? Pwesto. So ito na lang tayo. So ayan, best for viewers. Choose a specific video na lang. Ako na lang ang pipili ng videos. Yan po yung video elements or add end screen or end screen po ang tawag dyan. So kasi pag dito ka po nag-upload, halos lahat malalagyan mo na siya. Kasi pag dun po sa YouTube apps, ang mailalagay mo lang is yung title at saka description. Okay, and then magpapanibago ka na naman, pupunta ka naman sa YouTube studio na app and then dun ka po maglalagay ng tags at thumbnail. Okay, so dito po halos lahat makukumpleto mo agad kasi malalaman mo at mache-check mo kung meron bang problema sa YouTube videos mo kasi sasabihin agad sa'yo ni YouTube kung ikaw man ay may copyright claim.
bago mo i-publish ang iyong video. So yun ang napakaganda, kaya maganda mag-upload dito bukod sa malinaw. Malalaman mo agad buong bago mo i-publish ang iyong video kung may problema. So kung may problema, hindi mo na siya i-publish para hindi ka ma-copyright, okay? So ayan. Ito na lang, and then dito sa baba, playlist daw ang ating pipiliin. So pipili tayo ng ating playlist sa ating channel. Teka lang. So hintayin lang natin, guys. Medyo mabagal lang ang ating internet. Dati kasi ako, tama din ako na pumunta dito sa Chrome. So dati ang ginagamit ko din yung YouTube app. So hindi ko alam na kaya pala minsan malabo, hindi clear talaga yung video ko kasi nga hindi siya naka HD. Okay? So ayan, so hindi na, wala naman dito yung ating ano, yung ating tutorial. So ang gagawin na lang natin, pili ulit tayo, playlist, paano mo, teka lang. Add elements. Video na lang, okay? Dito, video. Talagang playlist talagang yan. Sige, okay lang. Tutorial na lang. So guys, napakainit kasi katanghali and tapat, di ako makapag-video sa loob ng kwarto namin kasi maingay yung baby ko. So wag ta, kung ikaw ay gusto mo talagang trabahuin si YouTube, huwag kang tamarin. Dito ka na mag-upload, okay? So ito na lang. Okay, and then ay nawala yung ating nilagay dito sa una. Ay, hindi. Teka lang. Ito. End screen. End screen. Teka lang, guys. Kasi medyo nagkakaproblema ng aking paglalagay na end screen. Yan. End screen elements cannot overlap or to be too close together on the video. Kasi ngayon napili ko is yung mismo din na ginawa ko na yung video ngayon. So hindi nga pwede yon. So ayan. Ano ba yan? So medyo mabagal nga lang dito pag ito ang ginamit natin, guys. Ang bagal. Okay. So, okay. Ayan na. And then, save lang natin siya. So, importante to, guys, end screen. Kasi, ito, nakakapag-boost din to ng iyong video. Watch hour para yung viewers mo or yung subscribers mo mapanood yung ibang videos mo pag nakita yun sa end screen ng iyong YouTube video, okay? And then yung add card, add lang natin siya. Yun naman yung lumalabas dito sa may taas. So kung ang gusto mo naman ay channel mong lalabas, pindutin mo yung channel. Kung gusto mo naman na playlist, pindutin mo lang yung playlist kung may playlist kasi yung YouTube channel. And then video. Ako kasi normally video lang lagi ang ilalagay ko sa aking end cards. So ito yan. So ayun guys, ito yun, no? Okay, and then save lang natin siya. Ayan. So ba't wala pa siyang check? Ayan, meron na. So, okay na. So, pindutin lang natin tong next. Meron na tayong video elements. Pindutin natin yung next. So, may check na siya. Next.
So, okay. So, eto, nandito na tayo sa visibility. Sabi dito, choose when to publish and who can see your video. Pwede kang mag public na agad at pwede kang mag-schedule kung kailan mo gusto ipalabas yung iyong in-upload na video. Okay, so akin, ipapublic ko agad. Hindi ko na i-schedule. And then, sabi nga dito, we're still checking your video to make sure that your video doesn't have visibility or monetization restriction. Yun nga po yung sinabi ko kanina na maganda mag-upload dito kasi nga chine-check muna ni YouTube ang ating video na i-upload bago na po natin i-publish. So, sasabihin niya kung wala po tayong copyright doon sa video na yon, okay? Kung wala po tayong nilabag sa ating YPP, okay, sa monetization. Kasi pagka nagkaroon po yun at pinablish natin, pwede po tayong magka-problema sa ating YouTube channel. Okay, yun po yung napakahalaga. Kaya maganda po talaga na gamitin na dito po tayo mag-upload, lalo na kung ikaw ay isang YouTuber. Okay? So, ayan. And then, mamaya po natin i-publish kasi hindi pa. Wala pa po. Kung may lalabas po dyan mamaya na kung wala kang copyright claim. Okay? So, yun guys. Papakita ko sa inyo mamaya. Kasi medyo mahaba pa. Babalikan na lang kita ulit mamaya. Okay, bye. So, yun na nga guys. Nagbabalik po ang ating Pinay tutorial. So ayan, tapos na po ang ating pag-upload after 48 years. So guys, kanina 'di ba nakita mo na dito sa taas yung limang bilog na 'yon, 'di ba? Yung check is wala. So ibig sabihin at chine-check po ni YouTube ang ating i-upload na video bago po natin i-publish. Then dito po sa baba nakikita mo rin na wala pa siyang blue at saka check. Ibig sabihin hindi pa po complete. At hindi pa po natin pwede i-publish ang ating video kung ito po ay hindi pa siya naka-blue at naka-blue po yung check. Okay? Then, ano pa ba ang kailangan nating malaman dito? Yun nga po, sabi nga po dito, checks complete, no issues found. So, okay, yun na nga po yung sabi ni YouTube. Kaya nga po maganda na pag dito ka po nag-upload, mag-check po agad ni YouTube bago ma-publish ang iyong video kung ito man po ay may nilalabag sa ating YouTube community or sa ating YPP program. Okay? So, yun lang po. And then, pwede na po natin siyang i-publish. Okay? Pagtapos na po yan lahat, meron na po siyang check yung blue sa taas. Okay? Then, pwede na po natin siyang i-publish. Then, pindutin lang natin yung publish. So, yan, another waiting again, another na paghihintay. So, ayan. So, nag-upload na po ang ating video. Yun po ay hindi pa mapapanood. So, pag po yun ay clear na, ipapakita ko po sa iyo. So, hindi naman po natin kailangan i-share sa ating Facebook agad-agad at sa Twitter, okay? So, nasa na ba siya? So, ayan po, pindutin natin ang ating video. Tingnan natin, okay na siya. So, okay na guys. So, naka-public na siya. So, pwede na pala siyang mapanood. Okay, na-publish na natin. So, ganun lang guys. Ganun lang kadali yung pag-upload dito sa ating YouTube channel. Ito yung gamitin natin para mas madali at saka mas ma-fill upan po natin yung mga kailangan nating lagyan ng note. At kasi po, pag doon po sa YouTube app is hindi po siya kompleto. At saka dito po, naka-HD po siya. Okay, naka-HD po pag nag-upload ka po ng video dito. So, okay. So, ayan na nga po. So, itry ko lang po i-play. Compose, ay dapat pala itong game. So, ayan po. Okay? So, ganyan lang guys. Ganyan lang kadali. So guys, sana ay may natutunan ka sa video na ito. Kung ikaw ay may natutunan nga, okay, may nakuha ang kaalaman sa aking video tutorial na ito, please share this video at give me a thumbs up. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click po yung notification bell para po lagi kang ma-notify once po na mag-upload ako ng aking new upload video. And guys, huwag nyo po i-skip yung ads po sa aking video kasi po ay dyan lang po kami. Alam nyo na. So guys, alam nyo na po. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Thank you for waiting sa aking medyo mahabang tutorial na ito. So yun lang guys, God bless. Bye!